Bigyan namin ng certificate of recognition sila po ang interim officer. Kaya sir, may tanong lang po ako sir. Sir, saan makikihingan na lang po sir? Sir, magtatanong lang po ako sir kasi regarding po sa kanila. Sir, sinasabi niyo po sila, sila po yung legal. At parang lang kasi dito sir eh, nagpasa po sila ng mga requirements. Bakit hindi niyo po hinalapan sila ng proof na nagkaroon ng election, elected po ba sila? Kasi yung po yung mga nilalaban namin dito sir eh. Pakalawa po sir, ang developer po, ang job po, nagkaroon po kami siya nagkaroon po kami ng kasunduan sa kanila agreement, last GA po, na magkakaroon kami dahil po yung election. Yung po yung talang namin sa kung meron po bang pinapasin yung developer na medyo po yung election na dapat nagaganap sa po August 26. Kailan po na aprobahan yung registration niyo po? Kasi po yun, meron po yung pinaskill po si developer na magkakaroon ng filing, saka ano. Si developer ba? Siya ba ang interim officer ngayon? Kasi siya nakipagkasunduan po siya yung mga interim sir. Kasi ang susundin niyo po, kasi ang developer nga po, wala na po karapatan para sa operation station. Kasi ako ang legitimong member ng station. Oh, ganito na po sir. Sila po yung naging interim sir. Alam niyo po ba paano nila in-reason sir yung... Iyan nga po. Dapat sir, hinangako niyo muna sila ng ano, elected po ba sila sir? Pwede po ba kayo magtanong sir sa ibang HR mo at isang regarding dyan sir? Kasi hindi nyo sila nga nalang na ano, pinagrap nyo sir. Tama. Sagot. Maganda yung sagot na ito. Antayin natin yung sagot. Tama. Tignan natin yung sagot. Sasagot nyo lagi sir eh. Sasagot niya. Bago po kami sir, pag ilang GA na po, nakapag-equal kami sa inyo sir. Puro ganun po yung sinasabi lagi. Dapat po. Ulit po sir eh. Ang ginawa niyo po, pagpaparistro pa lang po ng station. Wait lang. Nag-station na kayo para tumuhin na tuloy yung registration ng station. Sir, hindi sir. Sa dito lang lagi na sa mga tumatambo po sa clearance po yan sa legal. Walang position po. Oo, alam ko tao. Galing. Pwede po ba sa pangyayang tapo ka? Kasi gusto po lang mag-duty. Simple na po, hindi po na honorer sa boss sir. Election na po agad sir. Pwede po ba mangyari kagad sir sa lalang pagaling panang din po ba? Kasi hindi naman po namin sir. Kung tatanungin niyo po lahat ng bar si Teddy dito sa honorer si po sir, hindi pagpun po sa kanila sir. Pali yung na-register po sa HLURB na bios nyo, mayroon doon po naka-specific na first election after registration. Bali, ayun po yung susunod natin kasi ayun po yung register. Oh, yun naman pali! Na-register. Ngayon, kung ayaw nyo po doon sa registration na yun, pwede po kayo pumunta sa HLURB para pa-revoke yun. Ayun na po yung ano. Ngayon yung registration na yun, nabigyan po ng certificate of registration, siya po ang inibilala ng batas. Sandali lang po. Ganito po kasi yun, director na point na po ito. Ang issue po dito kasi na nagkakagulo ang HOA, is yung pagkakaroon ng illegal na interim. Iyon pong sinasabi niyo po sa pag-aamin po yun ng bylaws niyo. Yung pagpaparesto po, wala pa po yun. Kasi interim po, ibig sabihin lang interim po, pansamantalang official. Yan po yung mga tanong. Kasi sir, ganito po yun. Wala pong problema. Kasi ang pagkakaalam ko bilang co-owners po, ang kinikilala ko presidente, si Sir Raymond Castillo. Ito po ay elected by the homeowners. Tama. Sila, nagkaroon po sila ng 2016 at ang nagkami po na pinakamataas na po ay si Sir Raymond Castillo. Tama. So, ganito po yun sa akin, sir. Nagkaroon po tayo ng interim ay meron po tayong elected na board of directors. Yes, yun nga po.
Kung galang ako po, kayo po yung majority interim, ano po ginawa nyo? Nagparisip po kayo. Hindi po, nag-HLURB. HLURB po kayo. Ayun po, ang isa po sa requirements po ninyo, ay dapat yung magpaparehistro sa inyo ay elected of maturity of the home owners. Ang kinasabi po ng majority na elected po kayo, yung tinatawag pong set of officer. Atin ng registration po sa kayo magpapatawag ng set of officer na eleksyon. Kailangan din ang ginawa ng mga pulong mga pulong na taong eleksyon bago. Makakaliwala po ito ng mga Boston High School Honors. Okay, sabihin po natin, ano po ba ang meaning o kahulugan ng interim? Pansamantala. Okay, pansamantala. Sandali po ha, sandali. Pansamantala po ha. Number two po, paano po ba nabubuo o nagkakaroon ng tinatawag na interim ng isang Boston High School Honors? Paano po nabubuo ang interim? May isang tagpupulong po yun. Alam na nilang mali, kinakampihan pa. Alam nang mali, kinakampihan pa. Tama. Kasi yung ilang lamang, sila lang ang gumawa nun. Mabigil sila lang po ko kayo. Sino ang napagkasunduan ng grupo? Wala naman nangyari. Ito ba yung turo-turo? Halimbawa, ito ma'am, katanong din po kayo, piling na magtanong. Halimbawa po, ikaw ang nahiram ng grupo na mamuno sa isang samahan. Nagpariso po ba kayo? Wala! Iwala, Miss Toria! Nangyayari po sa pisina. Dito na home association na inanating sabay na nag-apply sa aming isang pisina. Ngayon po, di naman piling i-deny po ang isang association kung parehas sila nakakomply ng so, bakit naging interim sila? Dokumento. Bakit na-aprobahan sila? Dalawa po lang. Hindi po ng karapatan ng homeowners. Kasi oh, po yan, tinatawag ng interim. After that, pwede kayong ileksyon ng... Malupit yung mga sagot na ito. Malupit yung mga sagot.
nagtag po sa video, kagalang ang sabihin itong paragraph mula sa mga nakakawa at kasi pinatutupad ng SIUB. Ipaliwanag po ninyo, ha? Rule number 11, section 37.3. Interim board, the regional officer shall likewise appoint the member of the interim board who shall hold a office until the new board has been elected and qualified. Provided that the interim board shall only function sampal sa kanila yan. To ensure that the basic services are provided the members and the performance of the day-to-day operation of the association provided. Further, that such board shall be composed of association members in good standing and provided to run in the election call for the purpose of replacing the members of the dissolved board and provided finally that the interim board is automatically dissolved upon the qualification and assumption into office of the newly elected board. Iyan nga po ang sinasabi niya ng angit na ngayon po, mag-i-elect sila kayo sa September, di ba? October! August. August 26. August. Ah, tara, uwi! Magsasalita niya si Batang, tara na! Hello! Magsasalita na si Batang! Uuwi na tayo! Hello! Election! Dapat sino pala manalo? Dapat!